Game phase on. Gigil pa rin si Dindin Santiago Manabat at ang buong Akari Chargers na palakasin ang kanilang kampanya dahil nalalapit na sila sa pagkalaglag, lalo pat papalapit na ang semifinals round ng PVL All Filipino Conference 2023. Nakalaban nga nila ngayong gabi ang PLDT High Speed Hitters na on a surge ngayon sa liga. Sino nga ba ang nangibabaw sa bakbakang ito? Halina't balikan natin ang mga pangyayari sa bawat set. Maagang nagpakitang gilas ang kupunan ng PLDT High Speed Hitters at agad na umariba ang team pagdating sa opensa. Kabaligtaran naman ang nangyari sa Akari Chargers dahil kitang-kita na wala sila sa synchronization inside the court. Nagpatuloy ang great performance ng PLDT at maagang nagmamaneobra ng play si Rhea Dimakulangan at agad na pinarusahan ang depensa ng Akari. Nagpatuloy sa kalagitnaan ng set ang surge ng PLDT at walang magawa ang Akari upang patigilin ito. Napaka-shaky ng depensa ng Akari kaya wala silang masyadong plays na nagagawa. Dahil dito, nagawang mapagalitan ni Coach De Brito ang kanya mga players, lalo na si Chris Makaslang. Nagpatuloy na ang PLDT domination sa latter part ng set at tuluyang na ipanalo ang set 1 sa score na 25-14. Agad namang bumawi ang Akari Chargers sa pagsisimula ng set 2 at nagawa nilang makalamang kontra PLDT sa early part ng set. Parang ginanahan na ang Akari matapos ang serious timeout ni Coach De Brito sa end part ng set 1. Maayos ang galawan ng players for Akari, lalo na si Makaslang na agad na bumawi kay Coach gamit ang kanyang great serve. Subalit, talagang tinatrabaho ng PLDT ang kalamangan ng Akari at slowly but surely nagagawa nilang mapaliit ang deficit. Nagpatuloy sa kalagitnaan ng set ang dikdikang labanan at nagawa ng maungusan ng PLDT ang score ng Akari sa score na 14-13, courtesy of Michelle Morente. Intense na ang palitan at rally sa latter part ng set. Naging highlight nga ng latter part ng set ang single block ni Joe Maraguinot versus Morente. Nag-shoutswag pa nga si Morente matapos itong makabawi ng isang fast spike sa harapan ni Maraguinot. Umariba si Eli Soyud para sa Akari at nagawang ihatid ang Akari sa set 2 win sa score na 25-21. Bumawi naman agad ang PLDT sa pagsisimula ng set 3 at nagising matapos maisahan ng Akari Chargers sa set 2. Maagang nambutata si Mika Reyes kay Maraguinot at dito nagsimula ang great run ng PLDT. Nagpatuloy ang pag-ariba ng PLDT sa kalagitnaan ng set at tila ba talagang ipinapakita nila na ayaw na nilang maulit ang nangyari sa set 2. Nawala ang great plays ng Akari at napadami na sila sa errors. Nagpatuloy ang pagratsyada ng PLDT sa latter part ng set at wala pa rin nagagawa ang Akari dito. Hindi na nakaporma ang Akari kaya tuluyang na ipanalo ang commanding set 3 sa score na 25-12. Bardagulan na sa pagsisimula ng set 4 dahil ang PLDT ay gigil na matapos ang laro habang ang Akari naman ay determinadong paabutin sa 5 sets ang larong ito. Sa tindi ng laro, natamaan pa ni Morente si Bang Pineda sa mukha at talagang malakas ang palo na iyon at kitang-kita nga ang namumulang mukha ni Pineda after that facial hit of Morente. Agad namang nagsorry si Morente sa libero. Nagpatuloy na ang pagratsyada ng PLDT sa kalagitnaan ng set at aribang-ariba pa rin si Morente. Hindi na napigilan ng Akari ang pagharurot ng PLDT kaya naipanalo ng PLDT ang laro in just 4 sets. Collaborative effort pa rin ang nagpapanalo sa PLDT High Speed Hitters in this game. Napakasolido pa rin ang kanilang floor defense kaya walang problema pagdating sa opensa. Para naman sa Akari Chargers, something is missing pa rin with the team. Napaka-errors din nila in this game. So ayun na, baka may gusto pa kayong ikuda, comment your thoughts below lang. Again, don't forget to subscribe and click the notification bell. This is Papa Jim Voice saying thank you and see you on our next video. Bye-bye!